Ah, di rakit tambay tayo. Kalau mau buat ini. Ah, kawai mga baby. Tapi, batiin mo si Tito Kevin. Dali, makikita niya to. Sabi mo, hi Tito Kevin. Hi, Tito Kevin. Ah, dali. Huwag titingin ko. O, dali. Hi, Tito Kevin. Yo, what's up po mga boss. Okay, good morning po sa inyong lahat. And welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, nandito lang po tayo sa pinapagawang bahay ni Uncle Madinga. Okay, update lang po ito. Bali po, tapos na yung ano, tapos na yung bubong niyan, naikabit na lahat. Ayan o. Kompleto na lahat yung bubong niya. Tsaka yung embrace, yung trusses, tsaka bubong yan. Tapos na lahat. Bali, ang gagawin nila niyan, ito yung spandrel na lang. Yung spandrel noon, ano, yung pinaka-ano niya. Spandrel na lang kulang yan sa bubong. Ayan. Okay, nga pala yung estimated price nung ano nito, yung labor net, cost of material kasama yung labor nasa 80,000 yung bubong saka yung materials ng sa trusses saka sa bubong. Estimated 'yon kasi ano to eh itong kabuuan na to, bali kontrata to nung ano, kontraktor, kinontrata nila. Yung ano na to pinapagawang bahay na to, kaya hindi natin ma-estimate kung talagang magkano yung ano yung cost ng ano bubong saka yung materials ng trusses. Pero estimated siguro nasa 80,000 kasi pagkasama yung labor, no? Kung talagang titingnan yung ano estimate natin, yan, mga nasa 80,000 siya. Kaya mabilis lang naman nila kinabit kasi naka-slide lang siya. Wala naman siyang ganong design na ano, ginawa. Bali, spandrel na lang yung kakabit nila niyan. Tapos, okay na, tapos na. Kaya yung mga gutter. Okay.
upload ko yung bumbong kaya yung process. Okay, pakita ko nga po pala sa inyo yung bali yung mga importanteng ano, ito yung hambang bakal o gaya nito. Ayan, hambang bakal na yan. Bali naikabit na nila. Ayan, na kumpleto na. Pintura lang ang kulang yan. Ayan. Bali, ang price nito nasa nag-range siya ng 1,300 to 1,400 yan. Depende sa ano eh, sa lugar eh. Kasi dito sa amin, 1,300 siya. Yung isang bakal na hamba. Yung ganito. Yan. Pero advisable kasi yung ganitong ano, bakal na hamba. Para siyempre, hindi na anayin eh. Wala nang ano, hindi na kayang kainin ng anay ito. Kaya ganyan na ginagamit. Maganda. Magbibigay tayo ng ano nito, ng update sa kung magkano talaga yung presyo nito sa labas. Titingnan tayo sa labas. Bibigyan natin yan. Okay?